Good morning mga kapaps. Yun, meron akong sishare sa inyo, no? Sana hindi mangyari sa inyo sa mga motor nyo, no? About sa wiring mga paps. So, ang nangyari sa motor ko, ito, paps, yung headlight switch, yan, headlight switch ni fashion ng motor ko, nasunog, ayan, no? Ayan mga paps, oh, yan. So, ito yung delikado, ito iniiwasan natin mga paps, yung ganitong style ng pagkasunog ng wire. Pwedeng maglihab talaga yung motor nyo pag hindi nyo naagapan. Lalo, kaya ingat kayo mga paps sa mga pag-wiring nyo, no? Ingat kayo sa pag-wiring nyo. Kaya ngayon, pumunta ako sa kasa kaganinang umaga, pimili ako ng bago. Ito. Sa mga may problema sa mga switch, mas maganda sa kasa na kayo pong ano, bimili kasi siguradong meron kayo mabibilihan na ganito. Kasi sa iba, dahil nakapag-train ako sa mga motor shop, pahirap pa makahanap nito. Sa Rusi lang ako nakabili. Okay, ito na siya mga paps. Oh. Ito na yung kapalit niya. So, ang bili ko nito sa kasa mga paps, ano eh. Malabo ah. Yun. 70 pesos. Bili ko sa kasa. Tsaka tapos, siyempre nasunog yung, ayan, yung pinakasakit. Nagpalit na rin ako ng sakit. Palit ako. 15 pesos lang to mga paps. Tapos, ang ginawa ko, tinanggal ko yung wire nito. Sakit na to. Tanggalin nyo yung mga wire na yung nakalagay na sa sakit na to. Kasi hindi rin maganda. Ito yan mga paps. Oh. Kakaproblema rin kayo. Mas maganda lagyan nyo ng magandang klaseng wire. Kasi kung dito kayo aasa sa ganitong wire na kasama ng sakit na to, kakaproblema kayo. Kaya, wag na wag kayong aasa sa ganitong klaseng wire. Yung mag-DIY kayo mga paps. Ito sa akin, tinan mo, temporary, nagtitest kasi ako, kaya medyo ganito pa to. Pero ayusin ko pa to. Tinest ko muna. No? So, ayan, tips lang yun mga paps. No? Ang reason mga paps, bakit ako nasunugan. Ha? Ang reason bakit ako nasunog ng ganito, alam nyo kung saan? Dito, sa switch na to. Sa switch ng aking driving mini light. So yan, sa switch yan. May natanggal dito sa loob. May natanggal sa loob nito. Yung pinaka-high niya, natanggal sa terminal. Ayun, nagdikit sa isang terminal. Naapektuhan yung headlight switch ko, kumapang yung sunog, kumapang dito, buti na lang naagapan ko, kaya ako ginawan ko to ng video para at least magkaroon kayo ng idea, no? For safety na rin mga paps, no? Kaya ako sa inyo mga paps, ang naglalagay kayo ng mga ganitong klase na switch, no? Hindi ko nasasabihin mga paps kung anong klaseng switch to, no? So baka maya ano tayo, respeto na lang siguro sa ano. So alam nyo naman to kung anong klaseng switch to. Meron tong ano, sige tatry kong kalasin mga paps para makita nyo, ano. Wait lang. Sorry mga paps, hindi ko na makakalas, no? Kasi nakapix na pala, naipix ko na pala, ayan, nadikitan ko na. So, kasi pag kinalas ko pa, masisira tong dinikit ko. So mapuputulan na naman ako ng wire. So ganito na lang mga paps, no? Pag bimili kayo ng mga switch, no, kaya katulad ng ganitong switch, ayan, three-way siya. Ano siya, bago nyo install, checkin nyo muna yung mga terminal mga paps. Mas maganda yung mga terminal, lagyan nyo ng ano, lagyan nyo ng shrinkable tube o kaya electrical tape, i-secure nyo mga paps para iwas dikit. Kasi nangyari sa akin, yung sa loob nito, may isang terminal doon na isang wire na tanggal sa terminal, dumikit sa kabilang terminal, kaya nangyari, nasunog to, no? Kaya mga paps, hindi ko na mapapakita sa inyo, no? Pasensya na kayo, nakapix na, so pinix ko na siya para maging waterproof, para hindi na siya, no?
Pasensya na kayo. Pero pag may pagkakataon mga paps at may ginawa ulit tayong ganito, nagkapit ulit tayo ng ganito yung switch, papakita ko na sa inyo kung anong style na ginawa ko. So, ang advice ko lang sa inyo, bago kayo magkapit ng ganitong switch, o kahit anong switch, basta may kapag may terminal, eh ano nyo siya, secure nyo yung mga terminal. Lagyan nyo ng shrinkable tube or electrical tape na pwedeng protection doon sa terminal, no? Para hindi kayo matulad sa akin na masyado ako nagtiwala sa switch. In-expect ko na okay yung ano, yung palente. So, yun, magsilbing aral sa ating mga paps, ha. Ayan mga paps, ayan. Ayan, okay. Sa ngayon, okay na yung aking headlight. So, nagpalit ako nito. Itong headlight switch. Palit ako nito. Tapos yung socket, wala na, sunog na to. Socket, 15 pesos lang to. Ito sa kasa, 70 pesos. Okay mga paps? So, pag bimili kayo ng ganitong socket, tanggalin nyo na yung wear, ha? Walang silbi yun. Baka magkaroon pa kayo ng problema. Ang ginawa ko kasi ganito, ayan. Ito mga paps, yan. Yan. Sinuksok ko muna temporary. No? Pero ako, pag kayo na, ano ha, kasi nagtetest pa lang ako, hindi ko pa siya na pipix. Tinetest ko pa. So, ngayon, okay na yung headlight ko, gumagana na siya. So, siya nga pala ito mga paps, ito rin, yung fuse ni stock. Nadamay rin itong mga paps kasi hindi na siya pumutok. Kaya nasunog yung aking wiring sa headlight switch dahil hindi ito pumutok. Hindi pumutok yung fuse. Kaya mas maganda sana kung pumuputok yung fuse dahil safe yun para hindi masunog yung wirings natin. Kaya pag hindi pumutok yung fuse, naku, di na delikado. Kaya pinalitan ko na rin to, kulit ako. So yan, okay. So kaya mas maganda yung pumuputok yung fuse, no? Kaya wala akong choice, pinalitan ko na rin to. Ito pinalit ko mga paps, yan pinalit ako, wala na, nasunog na rin to. Kaya kayo mga paps, ha, ingat tayo sa pag-wiring, lalo na sa mga switch na nilalagay natin. I-double check natin, no, yung mga wires na nakalagay doon sa mga socket, no, sa switch. Yan. Maging maingat tayo mga paps sa pag-wire para hindi tayo masunugan. Delikado yun, no? Delikado. Kaya ayan, ganitong ginawa ko mga paps, oh. Ito yung wire, oh. Kasi ito, heavy duty itong wear na ito. So, i-use nyo lang, discartahin nyo lang kung paano nyo siya, ano ha, hindi ko na mapapakita kasi marami pa tayong gagawin. Hey lang mga paps, sana nakatulong itong tips na to. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo. God bless you all. Bye-bye!